Ang mga bagani ay totoong mandirigma na mula sa kultura ng indigenous peoples. Ang kwentong inyong mapapanood ay katang-isip lamang at hindi tumutukoy o kumakatawan sa kahit anong indigenous people sa Pilipinas, bagamat kumuha ng inspirasyon sa mga kulturang ito. Dito ka na sa amin, Bobby. Lalaban ka para sa amin at lalaban ka para sa Pilak at Ginto. Para sa Pilak at Ginto! Tagay, tagay! Ako! Uy, teka! Mag-usap muna tayo! Ano? Lasing ka ba? Di mo tinitinang dinadaanan mo! Nakisa ka ba? Oo! Kailangan kong makaalis dito. Tulungan natin. Tulungan niyo ako! Dito! Tulungan niyo ako! Hoy, sandali lang naman! Alis ako dito sa ayaw sa gusto niyo. Hindi nga pwede! Gustuin man namin niya, Bobby, pero pag sinabi ni Matador ang didito ka, didito ka! Pag sinabi niyang lalaban ka para sa kanya, wala ka nang magagawa! Wala kayong magagawa para mapigilan ako umalis sa isla ito. At wala kayong magagawa para mapigilan ako makabalik ng San Sinukop.
ba kasi ayaw mo dito sa mundo namin, ha? Oo, hindi kita kilala, pero kahit na sino, mahahalatang may pinagdadaanan ka. Dito, pwede ka ulit magsimula sa amin. Pwede ka maging kasama namin. At kung bubuksan mo lang yung puso mo, makikita mo may maganda dito sa mundo namin. Higa! Nadaya niyo ako eh! Higa! May kailangan kang malaman! Ano? Yung kasama ni Marikit. Naalala ko na kung saan ko nakita. Pinaghahanap siya sa sansinukob. At ang kapalit sa kanyang ulo, banye-banye ang ginto ng pabuya. Manda ka sa akin. Bakit? Anong problema? Banyer-banyer ang ginto ang pinapangako ng Panginoon ng San Sinugom. Kapalit ay ang ulo ng lakas na yan. Ano pong inintay natin? Ibabalik natin yung lakas na yan sa San Sinugom. Siguradong lalaban yon. At sa nakita namin, magiting siya sa pakikipaglaban. Kapag nanlaban siya, patayin nyo. Dahil ulo lang naman niya ang kailangan natin dalhin sa Maharlika nag-aanap sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Oh, kumalma ka lang! Kapag masyado kang magalaw, mas lalong hihigpit yan. Paano ako kakalma kung meron ako neto sa mga kamay ko? Anong ba to? Bakit ako meron nito? Ganyan talaga yan. Pinagdaanan rin namin yan. Pero kailangan mo lang uminahon. Mawawala rin yan kapag handa ka na. Handa saan? Handang harapin na wala ka na sa San Sinukob. Wala ako sa San Sinukob. Nasaan ako? Nasa dako pa roon. Tama si Toto. Ito ang mundo ng dako pa roon. Subo ko lang. Minokawa. Kailangan kita. Ewan ko ba sa kanya?
Hirap edad sa pakiusap. Kapitan, gusto mo, ako na ang kumumbinsi. Baka gusto niya matikman yung kamao ko. Oh, ikaw may iabang ka rin sa katawan eh. Nakita mo ba kung paano binugbog si Higa? Pag ikaw ang ginulpi nun, ikaw ang ihiga. May problema tayo. Ano problema? Papatay si Lakas. Ha? Hanapin si Lakas! Bibigay sa atin ang yaman. Hey! Kailangan kita. At saan ka pupunta? Sa San Sinukob? Malugod kitang iyahatin doon. Buhay man o patay? Ano ba talagang halaga mo sa San Sinukob? Sino ka ba talaga, Lakas? Hindi akong kalaban. Isa akong bagani. Bagani? Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Kayo ang mga bayani na lalaban sa kasamaan at maninindigan sa kabutihan. Kayo ang mga dakilang tagapagtanggol ng inyong angkan at handang isakripisyo ang buhay para sa mas nakakarami. Walang bayani. Matagal ko nang kinalimutan ang kwento sa mga bayani dahil nung panahon na nagdurusa ako, walang bayani, kaya ako napadpad sa lugar na to. Saan yung mga kakampi mo? Balita ako, kayo ang nagkakagulo. Kaya sabihin mo sa akin bakit ikaw ang kakampihan ko kesa kay Sarimao na mas may kapangyarihan sa'yo! Dahil kami ang tama. Pauwatak-watak na kami. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kami mabubuo. Dahil maniwala ka manong hindi. Simula ng pagbangon ng mga nalugtong. Mabubuo muli ang mga pagani. At kami ang mananalo sa labang ito. Sigurado ako, pagkahawak ko dyan sa espada kagabi, nag-ilaw siya. Bakit? Hindi kaya siya ng bagong bagani na nagmamayari ng kapangyarihan ng Lakas. Sige nga, Alexi. Hawakan mo ulit. Sigurado ka ba? Hindi ba nananaginip ka lang? Hindi. Sigurado talaga ako. Nagliwanag yan kagabi. Hindi kaya. Patay na si Lakas. Hindi ko rin alam. Pero kung ano man ang lagay ni Lakas ngayon, may mission pa rin tayong dapat gawin. Ito na ang pagkakataon natin. Kailangan nating kumilos.
maghanda kayo. Pupunta tayo sa bayan ng mga mangangalakal. Kilala sila bilang mga tulisang dagat. Kung kilala sa pagnanakaw ang mga taga-desyerto, mas kilala yung mga yan sa pagnanakaw at pamimirata. Kilala mo ba itong matadorong to? Walang hari at walang pinuno. Ang tulisang dagat. Pero kung may kinikilala sila o kinatatakutan na kapwang tulisan, yan ang matadora. Kung hindi niyo na itatanong sa Rimao, Panginoon, ang aking anak ay buong unang malawak na mga espiya. At ang lahat ng dapat namin malaman sa buong San Sinuko ay nalalaman namin dahil... Tumahimik ka! Ang sabi nila ay hawak nila si Lakas. Dapat ba silang paniwalaan? Walang mawawala sa atin kung maniniwala tayo sa kanila. Kung hindi totoo ang sinasabi nila, gamitin mo na yung kapangyarihan mo sa kanila. Saka kami magtutulungan laban kay Sarimao. Malaki ang kasalanan ko kay Lakas. Pero tatanggapin ko kung anumang parusa niya sa akin. Hanggang sa mahikayat ko siya na kailangan namin ulit magsani puwersa. Saan dyan naglalagay si Sarimao? Dito. Dyan naglalagay si Sarimao. At ayon sa akin tatay, nagpapahinga siya pagsapit ng alas 12. Nagpapahinga din pala ang mga Diyos. Oo naman. Tsaka di ba nga, meron pa tayo na natutulog ba ang Diyos? Kaya, bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam ko yan. Teka, parang narinig ko na nga yung kantang yan. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo. At ang ibinulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Di natutulog ba? At kung natutulog na ang Diyos, paano mo kami maipapasok sa palasyo ni Sarimao? May alam po akong paraan. Kung talagang hawak nila ang ulo ni Lakas, pagiganti mo na si Ganda.
Si Kanda, ang tanging kasalanan ay umibig lamang. Si Kanda, na minanipulan ni Lakas para ibuwis ang kanyang sariling buhay para sa kanya. Saka na ako magdiriwang. Ang totoong patay na si Lakas. Nang dahil sa iyong katapatan, Lakam, isang regalo para sa iyo. Tawag ka ng isang malaking pagtitipon ang maibalita natin sa buong San Sinuko na bumagsak na si Lakas. Dalhin mo ang espada ni Minokawa. Baka sakaling magliwanag habang hawak mo nang masagot natin mga tanungan mo. Pero pakiramdaman mo mabuti. Dahil kung ikaw na ang bagong may-ari ng Minokawa, mararamdaman mo ang kapangyarihan niya. Teka, paano nga ba tayo maglalakbay? Meron ka bang alam na ruta na pwede nating tahakin? Hindi natin kailangan na ruta. May mas ligtas akong paraan ng paglalakbay. Pero maganda ka dumaklim. Lubos akong pahihinain ng mahikang ito. Kayo ni Lixi ang tatapos ng misyong ito. Mekeni, mekeni, tuk-tuk doremi. Mekeni, mekeni, tuk-tuk doremi. Tuk-tuk doremi. Mekeni, mekeni, tuk-tuk doremi. Ayos ka lang! Huwag mo kong isipin. Ang importante yung makarating tayo dito ng mabilis. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, ikaw ang tatapos ng misyon na to. Huwag mo muna kayo. Magpahinga na muna kayo. Uloadin na rin kita. Yeah.
Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!